So po mga farmers, good morning po sa ating lahat, ano. So nandito po tayo ngayon mga farmers sa taniman natin ng carrot. Yan. So kakatapos lang namin mga farmers magpunot ng damo. Kahapon namin natapos mga farmers. So ayun na, medyo natagalan kami mga farmers kasi nga medyo ano mga farmers, hindi kami tuloy-tuloy sa pag bunot ng damo kasi nga palaging umuulan mga farmers, tapos pag ganitong trabaho mga farmers, nagdadamo tayo, so no, napakahirap talaga magtrabaho kahit hindi ganun kalakas ang ulan mga farmers. So yun mga farmers, sa araw na to ay proceed kami sa pag dito pa rin tatrabaho namin mga farmers. So ngayon po mga farmers, ituturo ko sa inyo, okay, sa lalong-lalo na sa mga kababayan natin mga farmers. Okay, so mga nagsasaka din. Okay, para at least mga farmers ay mayroon tayong matutunan sa pagtatanim, sa pag-alaga ng karot mga farmers. Okay, so papakita ko sa inyo ang dahilan mga farmers, isa sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong lumalaki ang laman ng karot natin mga farmers. Yan, kasi nga maraming nagtatanim kasi nga na-experience din namin dati mga farmers na tanim kami ng tanim ng karot, tapos hindi naman namin alam kung ano talaga ang dahilan bakit ang liit ng ang konti ng harvest namin mga farmers, kasi nga po hindi namin alam ang isa sa mga dahilan. So ngayon mga farmers, para po magiging tips po sa ating mga kababayan na nagtatanim din ng karot. Okay, so ipapakita ko po mga ka-farmers at ituturo ko ang isa sa mga strategy namin para po mas madaling, yan, excuse me boss, para mas madaling tumubo yung karot natin. Yan. So ito po mga farmers, makikita nyo ang karot natin. Ayan. So ito, iisa-isahin ko mga ka-farmers. So nung time na nag-direct tayo mga ka-farmers, so naituro ko din yon nung last video ko. So ayun. So meron tayong tudling, okay? Gumawa tayo ng tudling. So ang paggawa din ng tudling mga ka-farmers ay isang tips din para po mas mapadali yung pagbunot natin ng damo. Okay, kasi may guide na tayo kung saan natin saan tayo pwede banda mag-ingat para sa pagbunot ng damo na hindi ma sali yung tanim natin na karot. Yan. So ngayon mga ka-farmers, bawat puno po mga ka-farmers ito. So sa isang tudling mga ka-farmers tulad nito. Yan. Ay, isang tudling to, ganito. So meron dito mga ka-farmers, yan. Che-check natin mga ka-farmers kung sa puno niya ay kung iilan sila na tumubo. Okay? Pag tulad nito na isa lang mga ka-farmers, so pwede na to. Yan. Check tayo dito uli. Yan. So kung makikita nyo mga ka-farmers, nandito. Sa puno na ito, ito isang malaki, tapos meron isang maliit. Okay? So kailangan lang natin gawin, bubunitin natin tong maliit na isa. So dapat lang maiiwan sa bawat puno niyo mga farmers ay isang tanim lang po na karot mga farmers. Yan. So para na po mas malinis pa yung tanim natin mga farmers, so isasali na natin bunot tong mga damo na tumubo ulit, kasi nga bunot lang natin ang damo, tapos yung iba ayan buhay na naman. So tulad nito. Ayan, so dapat ganito mga ka-farmers. So isa lang may iwan. Kasi tayo dito mga ka-farmers. Ayan, makikita natin. Ito, ilan sila? Tatlo. Ayan. So dapat isa lang talaga yung may iwan sa kanila mga ka-farmers, para may sapat sila na space para mag-expand yung dahon niya. Tapos dito yung laman niya sa ilalim ay makapag-expand din mga ka-farmers. Ayan, so tulad nito. So, ayan, from dito
Tapos dito mga ka-farmers, yan. So supposed to be mayroon pa tong isa dito mga ka-farmers, kaso nga lang ayan na napatay po mga ka-farmers. So okay lang, at least may space din naman siya. So pinakatamang spacing po mga ka-farmers is ganito. Yan. Okay? So napakadali pong tumubo ng laman niya sa ilalim mga ka-farmers kapag ganito yung spacing niya, tapos maluwag siya kasi nga isa lang bawat puno niya. Yan. So tapos isa sa dahilan mga ka-farmers na kinakain din ng insekto or ng piste ang tanim natin, kasi nga pag masyadong dikitan sila mga ka-farmers, so halos siksikan sila sa pagkakalagay mga ka-farmers, pagkakatanim natin, so walang fresh air na lumalabas. Okay, so hindi mag hindi po papasok yung hangin mga ka-farmers. So ayun na nga, ang mga insekto ay ayan, namimihasa din sila mga ka-farmers, kaya nga natuluyan, nasisira yung tanim natin. So proceed tayo dito mga ka-farmers. So titingnan natin, oh, bubunutin ko mga ka-farmers kung ilan lahat to dito sa puno na ito. Isa, dalawa, yan. Iiwan talaga natin yung medyo malaki mga ka-farmers. Tatlo, ilan na ba ito, medyo malaki to, ilang, apat, lima. So ayun mga ka-farmers, ang nabunot ko mga ka-farmers ay limang puno po ng carrot mga ka-farmers, maliliit na puno. Tapos isa yung naiwan natin. So ibig sabihin anim yung nailagay dito. Okay, so wag na tayong manghinayang dito mga ka-farmers, kasi nga po puro lang naman yung damo. Ayan. Lagay na, tabi na lang natin sa gilid mga ka-farmers. Importante sa kanila mga ka-farmers, yung isa ay alagaan natin na lumaki mga ka-farmers. Kasi nga pag hindi tayo nag-sacrifice, parang sa totoong buhay lang din yan mga ka-farmers. Yeah. Hindi pwedeng maramihan, dapat isa lang mga ka-farmers. Ano? Kasi nga po pag hinayaan natin sila na marami sila, so unang-una mga ka-farmers, dikitan sila, siksikan sila, so hindi makaka-expand tong laman niya sa ilalim, pati yung dahon niya. Napakahalaga din mga ka-farmers na itong dahon niya ay lumago mga ka-farmers, kasi nga po ito yung kumbaga doon sa klase natin. Ayan, so ang dahon ay ayun ba yung chlorophyll mga ka-farmers. So dito yun pumapasok yung photosynthesis mga ka-farmers. Ayan, nakalimutan ko na. Matagal na kasi yung panahon ng mga ka-farmers. So basta mga ka-farmers, pag malago yung dahon niya, so possibility mga ka-farmers is malaki din talaga yung laman niya sa ilalim. So napakahalaga na lumaki yung laman sa ilalim mga ka-farmers, kasi nga dito tayo kumukuha ng harvest. So ayan, maluwag na siya. Tapos dugtugan na lang natin ng kaunting cultivate mga ka-farmers, para mas lalong lumuwag siya, mas maka-expand yung laman niya sa ilalim. Ito, dalawa. So ayun, maluwag na sila mga ka-farmers. Dagdagan na lang natin ng cultivation. Anyway, kahit hindi natin i-cultivate mga ka-farmers, pag ganito ng stage ang tanim natin mga ka-farmers, yan, kayang-kaya niya ng i-expand yung sarili niya kahit hindi pa natin na-cultivate ng husto mga ka-farmers. Yan, ang importante talaga mga ka-farmers ay maluwag ang spacing niya. Ayan. So dito pa mga ka-farmers, oh, makikita natin mga ka-farmers. Ayan, okay na yung spacing niya, kaso nga lang ayan, mayroon pa rin. Ayan, tulad nito mga ka-farmers, napakarami. So pag hinayaan natin to, okay naman, lalaki siya konti. Pero yung iisipin mo mga ka-farmers, ang mas mahal ang bintahan ng malaking carrot mga ka-farmers compared dun sa maliit. Yan na nga, so parang nakaano yan siya mga ka-farmers. Separate kasi yung price. So pag mga malaki, tinatawag nila na good mga ka-farmers, kasi pag nagbebenta tayo mga ka-farmers, classified kasi yan, good or bad. So mostly ang good mga ka-farmers ay yung mga malalaking laman mga ka-farmers.
Yan, malaking carrot natin. Tapos yung bad or rejected mga ka-farmers, so yun yung mga maliliit, tapos may mga sira-sira sa ilalim mga ka-farmers. So iba yung price doon mga ka-farmers. So ito kung iisipin natin mga ka-farmers, kailangan talaga tayo mag-sacrifice. Bakit po? Okay? Kahit marami to, so iisipin natin, okay lang, marami siya para at least marami tayong harvest. Ayan, madami yung bubunutin natin, ha? Laman pagdating ng harvest time natin mga ka-farmers. Pero yun na nga, marami tayong ma-harvest pero hindi ganun kalakihan yung mga laman niya sa ilalim. So ang disadvantage niyan pagdating sa bintahan natin mga ka-farmers, ayan, so mababa yung price natin sa bintahan natin mga ka-farmers. Ayan, so kailangan talaga natin bunutin natin tong mga excess mga ka-farmers. Yan, isa lang yung maiiwan mga ka-farmers. Yan, so may mga damo-damo, bubunutin na natin. Yan, so ito meron tong isa. Okay, so pag ganito mga ka-farmers, hinayaan na natin ito kasi nga hindi naman siya ganun kadikit sa puno niya mga ka-farmers. So may tendency pa na ito lumaki siya, tapos ito dito siya mag-expand mga ka-farmers, parang gaganon lang siya. Importante pag ganito kadikit mga ka-farmers, may enough na space siya dito. Okay, para pag ito lumaki, so siya ay tatabi siya ng konti. So hindi man siya ganon kalaki, pero ito tutubo pa rin naman siya. So sayang din naman kasi nga hindi naman siya sumiksik dito sa isang puno. Yan. Ito pa. So ito is okay na to kasi nga isang puno lang ang naiwan. So yan mga ka-farmers, kung titingnan natin mga ka-farmers, napakaganda talaga yung spacing niya mga ka-farmers. Ayan, napakaluwag. So ito na yung nakasanayan natin na strategy mga ka-farmers sa pag-aalaga ng carrot. Ayan, so proven naman din siya mga ka-farmers kasi nga nakapag-harvest na tayo. Nung kakabalik ko lang mag tanim dito sa bukid mga ka-farmers, pang ilang tanim na ba kami ng carrot? Kasi mag 1 year pa ako mga farmers bumalik dito sa taniman natin ng carrot. Okay? Mula nung mag-resign ako sa trabaho ko dati mga ka-farmers. Ayun, balik farming. Okay naman, masaya, nag-i-enjoy naman ako mga ka-farmers lalo na pag ganito yung tanim natin mga ka-farmers na ayun po, sa panalangin po ng Panginoon mga ka-farmers ay gumanda naman ang tubo mga ka-farmers. So ayan na nga, ilang beses na ba mga isa, dalawa, tatlo, apat, nakaharvest na kami ng apat na beses mga ka-farmers ang carrot. Tapos meron kaming dalawang batch ng carrot ngayon mga ka-farmers. Ayan, so ayan na nga mga ka-farmers, ilang beses na kami nakapagtanim ng carrot mga ka-farmers. Tapos nasanay na kami sa ganitong strategy namin mga ka-farmers. Ayan, so medyo gumanda naman yung harvest natin mga ka-farmers. Tapos ayan, so again mga ka-farmers, isa lang ito sa mga tips natin para po mas madaling tumubo yung carrot natin mga ka-farmers. So marami pa kami mga tips na pwedeng i-share sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga kababayan nating farmers, mga ka-farmers, at kahit hindi, may para at least may idea sila kung paano natin inaalagaan ang carrot. Ayan, so isa lang to sa mga tips natin mga ka-farmers. Yung pag-spray natin mga ka-farmers ay isa din yung sa strategy natin kasi nga mayroon tayong ina-apply na mga produkto mga ka-farmers na mas mapadali yung pagtubo ng tanim natin. Pero sa ibang segment na lang mga ka-farmers ng tips natin para sa carrot natin mga ka-farmers. Sa ngayon mga ka-farmers ay dito na lang muna tayo. And po, so abangan nyo po mga ka-farmers ang next tips natin para sa pag-aalaga ng carrot.